Mga boss, kung inyo matatanda, naging malaking balita ho ng Biyernes na magkaroon ng press conference yung ating NCRPO, si General Eleazar, hinggil ho doon sa mag-asawa na kung saan inilapit ho namin Bitag Operations. Exclusive ho to, eksklusibong istorya ho to sa Bitag Kilos Pronto. Kami ho naniniwala doon sa sinasabing lakas ho ng ating mga law enforcers at pro-law enforcers ho kami. Ang sisti ho kasi, parang lumabas ang balita na to na parang akala mo lang, news lang na ang babae nagloko, si Mr. Niloko. Ganun pa man kahit sinabi ni General Eleazar, ako ho naniniwala, pag ang tao nagkasala, nagkakamali. Nagkakasala, nagkakamali, nangungumpisal, nagsisisi at nagbabago. E binibigyan ho natin ng pagkakataon para magbago. Kung ang Diyos nga, nakakapagpatawad, tao pa. Huwag ho tayo mapanghusga. Etong story ho kasi to, parang naging negatibo ang dating, gawa nga ho nung kalukuhan ho ng ABS-CBN. Hindi ko maintindihan, kabobohan ho sa kanilang presentasyon ng storya. Malagaling storya na hindi pa inayos. Eto na nga eh, ibinahagi na sa kanila. Hindi man lang nagsabing, salamat, Bitag ha. Sa halip na magpasalamat, inangkin sa kanila na hindi masabi, galing daw sa programa. Kaninong programa? E di kay Ben Tulfo, hindi naman kinakailang pasikatin nyo kami. Ang sinasabi lang naman namin, kung nang galing sa amin, kunting kortesiya man lang na parang sabihin, kay Ben Tulfo yung binabanata namin sa may issue. Pero kung banatan nyo kami dahil ng mga bagay na hindi naman totoo pa at wala pa napapatunayan, tira kayo ng tira. Pero isang bagay nitong storya, pag kayo hindi nyo sinabing totoo, eh nagsisinungaling na kayo. Pag isang tao nagsisinungaling, nandaraya. Ang isang narang nandaraya, magnanakaw. Ang isang magnanakaw, kurap. Gets nyo? Tinatablan na ba kayo? O ito, paano orin yung story? Tinutuwid lang namin. Simple lang eh. Buong story, paano orin sa Bitag? Huwag hudo sa mga balita. Paano orin? Ito yung problema mo noon na meron kang private video sa akin. Tama? Alright, okay? Na itong putok sa buho na to, ginigipit ka. Siya rin ang nagpakalat ng mga private videos mo sa mga kamag-anakan mo, sa kamag-anak na mister mo, at sa mga kaibigan mo kanino. Ito yung putok sa buhong hinayupak na to na sinira ka sa Facebook, sa social media. Yun ang gusto niya gawin sa'yo. Ang masama rito, nung ayaw mo na kung ano mang kadahilanan, situro niyang balasubas na ito na gusto niya iwanan mo, mister mo, kayo magsama. Bale, pag hindi daw ako bumalik sa mister ko, tapos sa iba daw akong bumalik, guguloyin niya ako. Guguloyin ka ulit. Ituro niyang sinasabi, kinaaway mister mo, pinagmumura ang mister mo na kaya niyang agawin ikaw sa mister mo. Tama? Ako. Makikita mo, ito, masasampal ko, masusunto ko itong ito eh. Panay pa rin ang contact niya sa'yo. Okay. Hiling niya pa rin magkita kayo. Okay. Hiling niya mag-motel kayo. Okay. Hiling magsama ka pa. Magsama na kayo. 2 days po, nagsabi sa akin si Jeff na text ko na daw siya ulit kasi wala na daw yung misis niya. So, ayun, gusto niya makipagkita sa'yo. Okay. Ayaw niya tigilan. Nabibusit ka, mista. So, ang gusto mong kumprontahin natin to. Gusto mo maimbitahan sa polis at makumpront sa panggugulo sa'yo, panggigipit sa'yo, pambubwisit na sa'yo. Maliban dyan, yung pagpapakalat niya ng mga private videos mo, pinahiya ka na. So ganito, dahil pumunta ka rito sa akin, manghihimasok kami, ang gagawin namin dito, sa tulong ng mga polis, ikukumpront siya, maimbitahan siya sa ginawa niya. Anong lugar ang hiniling niyang magkita kayo? Pasay ito. Nakipag-coordinate na tayo sa polis, tama? Yes, okay. General Alasin. Alright. Importante, may lutang natin ito. Okay? Okay ba sa'yo? O di, tirahin nyo na itong karo.
nararanasan mo rin ngayon. Magsabi ka ng totoo. Sa iyong pananalita, sa boses mo, hindi ka makatingin sa akin, pero hindi ko makita ang sinseridad ng sinasabi mo. Makinig ko sa akin, sinitag ng kausap mo. Sige po. Tatanggalin kita ng salamin, tumingin ko sa akin diretso. Gusto kong salamin. Ano ang nasa utak mo at bakit nagawa mo to sa isang individual na mahina sa palagay mo? Asawa ng iba, aagawin mo. Ikaw yung demonyo pag nagalit, ibang lasi ka, naninira ka, destructive ka, wala kang pakialam kung ang sinisira mo, tao o hayop eh. Tinatanggalan na kita ng salamin kasi gusto kong tumingin sa'yo, nandera dyan, ang tingin mo na yan, tingin demonyo, titig demonyo. Naintindihan mo ba? Naintindihan. Nagdodroga ka ba? Hindi po sir. Pag drinag-test ka rito, ano sa palagay? Payag po ako sir. Payag ka? Hindi po ako drinag. So ibig mong sabihin, sira ulo ka lang talaga. Hindi naman po sa akin sir. Matino ka? May katinoan ba yung ginagawa mo? Hindi ba masama maninira ka ng pamilya, may asawa yung babae, masama agawin sir, mo? Masama. Okay, so ano, ibig mong sabihin, hindi ka masamang tao? Masama. Mabuting tao ka? Masama. Mas gusto kong marinig sa'yo, sir, masamang tao. So, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Masamang tao po, sir. Ha? Masamang tao po. Sinusunod mo lang, kaya natatakot. Ibigwasan kaya kitang ka. Akala mo, maluloko mo ako. Makikipagsubukan ko ulit. Sir. Matigas ka pa rin sa nakikita ko. Ano ba? Bahala si Mita. Gusto lang ho namin sabihin sa inyo, eksklusibo ho yung kasong yan sa Bitag. Kami ho'y ibinahagi lang ho namin sa mga news media para lumabas. Kami nagpapasalamat sa inyo, ABS-CBN. Kaya lang sa susunod, magsabi kayo ng totoo, huwag yung parang sinungaling kayo. Tapos inaangkin ninyo, wala man lang kayong credit. Hindi naman namin kinakain, pasikatin pa kami. Lahat kayo mga network ng television, wala kaming masamang tinapay sa inyo. Kung exclusive ninyo, hindi kami nakikialam. Kami namamahagi sa inyo eh. Public service ho to eh. Pag ang public service nagpapakita na mamahagi kami sa inyo, pakita niyo naman na kayo mga edukado na hindi kayo sanggatarbang mga magnanakaw, mga ngagaw. Diba? Ang kabutihan ay sinusuklian ng kabutihan. Huwag naman yung ang kabutihan, sinusuklian nyo ng pang-aagaw na parang lumalabas kayong eksklusibo. Ba't ninyo masabing programa sa television nilapitan sa Bitag sa Kilos Pronto? Napakasimple lang naman yun eh. Kay Ben Tulfo, hindi naman ako dapat magpasikat. Pinasikat nyo na nga ako, sinira nyo na ako, okay pa eh. I still love you. Kaya sa susunod, please lang, huwag na kayo magnakaw ha. Ang magnanakaw, kurap. Di ba? Ako, hindi ako marunong magnakaw. Inaakusahan. Pero ako, pag nag-aakusa sa inyo, ang taong ayaw magsabi ng totoo ay nagsisinungaling. Ang taong nagsisinungaling, mandaraya. Ang taong mandaraya, magnanakaw. Ang magnanakaw, korap ng sa inyo.